mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumating si Jesus sa Nazareth, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahuna ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taot kalahati at nagkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon." Sa dinami-dami ng mga kitongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Si Naaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Narinig ng mga kababayan ni Jesus ang kanyang pagpapahayag tungkol sa propesiya ni Isaias. Hindi nila lubos maisip kung paanong nagkaroon ng ganoong karunungan at kapangyarihan si Jesus. Mababa ang tingin nila kay Jesus dahil siya ay anak lang ng karpintero. Sa ating pakikitungo sa kapwa-tao, may mga pagkakataong ang tinitingnan natin ay ang katayuan nila sa buhay. Kung ang isang tao ay nanggaling sa mahirap na pamilya, mababa ang pagtingin natin sa kanya. Kung ang isang tao ay bagong laya mula sa bilangguan, masama na ang tingin natin sa kanya. May mga pagkakataon din na ikinahihiya natin mismo ang ating pamilya kapag alam nating mula tayo sa kahirapan. Naranasan ng ating Panginoong Jesus ang ganyang pangungutya mula sa kanyang mga kababayan. Sa pagkakatawang tao ni Jesus, binigyang dangal niyang muli ang tao. Ipinahayag siya sa salita at gawa kung paano dapat pahahalagahan ang bawat tao, lalo na ang mga nasa laylayan ng lipunan. Tandaan natin, hindi nasasalig ang ating dangal sa ating katayuan o sa kayamanan sa buhay. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos, kaya igalang natin ang bawat isa. Pagsasagawa, ano ang batayan ng pakikitungo mo sa ibang tao? Sino ang kadalasang pinakikitunguhan mo ng mabuti? Bakit?